Magandang morning, Johnson. Opo. So, Director James, talagang imposible na magkaroon pa tayo ng extension ng registration para sa mga bagong butante. Opo, napag-desisyon na ng Commission on Bank kahapon by majority vote na hindi na natin i-extend ang ating voter registration period. So talagang magtatapos tayo sa September 30, 2021. Opo. Sabi niyo dati ay nakamit naman na ninyo or nakuha na ninyo yung target na bilang ng mga bagong nagparehistro. Gano'n na ho karami ang nagparehistro ho ngayon, yung bago at saka yung sa kabuuan? Tama po yan. Ano? Sa kabuuan, humigit kumulang 60 million na tayo. Actually, we're on track to reach 61 million. And doon naman sa ano, doon sa pagpaparehistro ng mga bagong butante, eh lampas na tayo ng 4 million na target natin, no? 2 weeks ago nasa 4.3 million tayo. As of yesterday, parang halos 5 million na daw. So, kailangan lang natin na ano, na tapusin yung ating registration period. Pero wala na pong lockdown. Wala nang extension. Opo. Director James, yun hong sabi ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez na baka daw pwedeng gawing online ng registration, natalakay ho ba sa Anbank yun ang COMELEC? Opo, matagal na natin actually pinag-uusapan yung online registration and sinabi naman natin na talagang hindi po pwede. No? Meron tayong mga batas na sinusunod patungkol sa registration na nagsasabi na talagang kailangan ng face-to-face component. No? Opo. Isa dito, yung Republic Act 8189 na malinaw na sinasabi, kailangan nasa personal na humaharap sa election officer yung nagpaparehistro. And then of course, meron tayong biometrics law na nagre-require na magbigay tayo ng biometrics. Eh, unfortunately, wala namang paraan para magbigay ng biometrics remotely. So yun po yung dalawang dahilan kung bakit kailangan talagang merong in-person component yung ating registration. Ayan. Isa pa ho, Director James, mas maaga hong magtatapos ang registration para dun sa mga absentee voters po natin. Halimbawa, yung dating nasa abroad, umuwi ng Pilipinas, yes, na dito na boboto. Yun ho ba yung nagkaroon ng pagbabago or same as August 30 ba ang deadline? August 31 po. No? 31, last day ng August, ang deadline ng transfer from overseas to local voting. No? So kunyari, butante ka dati sa ano sa abroad, boto ka sa Pilipinas sa Mayo, kailangan mag-file ka ng application for transfer. Ongoing po yan at hanggang August 31 na lang talaga. Opo. Wala bang magiging epekto yon yung mas pinaagang deadline para sa kanila na ma-meet ninyo yung inyong target numbers ng mga absentee voters? Wala po. In fact, sa absentee voters, mahigit 1 million na ang ating registrants. No? Lampas na rin yan sa target na sinet ng overseas voting. Opo. At Director James, kailan ba sisimulan ang printing ng mga ballots? Dahil isa nga ikanyo sa consideration kung bakit hindi pwedeng mag-extend ng registration period ay para maisapinal yung listahan po ng mga butante at syempre ng mga kandidato. Yes, ang nakikita nating start ng printing eh mga nasa fourth quarter ng taon na to, no? We'll probably start this year as soon as we get the final list of voters para alam natin kung ilang ballot ang gagawin natin at makuha natin yung final list of candidates. Kasi syempre kailangan yung mga pangalan nila yung nasa balota. So we're thinking fourth quarter nitong taon na to, mga around December. Opo, tayo po'y mag-aabang ulit ng panibagong quarantine classification by 21 or sa September. Paano kung magkaroon ng extension ulit ng lockdown, Director James? Magkakaroon kaya din ng adjustment doon sa oras ng pagpaparehistro ng mga butante? Paano yung gustong pumunta pero natatakot po sa COVID? Well, sa totoo lang, ano, nabigyan natin ng napakaraming tsansa yung mga butante natin na gusto magparehistro. Mahigit 1 taon na itong ating voter registration. So we've given a lot of chances na. In fact, ngayon, pinalawig pa natin yung voter registration hours hanggang alas 7 na tayo ng gabi at bukas na ang Sabado at mga holidays. No? 8 to 5 yan pag Sabado at holiday. So sa tingin natin, enough na itong opportunity na binibigay natin ngayon at kapag nagka-lockdown pa tayo, itutuloy-tuloy lang natin yung ating schedule. Wala na tayong ma-adjust dyan. So kung hindi na lang maabutan, yun na lang.
sa susunod na registration cycle, sana agahan nila ang pagpaparehistro. Opo. Director James, dun ho tayo naman sa issue ng inyong monitoring sa magiging campaign advertisement ng mga kandidato. Ngayon eh, ang sabi nila, ima-maximize ang social media. Meron bang say si COMELEC para i-monitor yung magiging spending ng mga kandidato gamit ang social media? Definitely. Meron tayong paraan para malaman kung magkano ang ginastos nila sa social media. Kaya makikita natin kung gaano karaming pera ang ipinasok sa social, no? Expected kasi natin na mas marami ang mag-a-ads, magpapa-boost, maglalabas ng advertisement. Halimbawa, sa social, dahil nga medyo maghihigpit tayo sa in-person campaigning. So yes, tutuloy natin yung monitoring natin dyan at tinutulungan tayo ng mga social media networks. Opo. Sir, pahabol lamang daw kung mga tanong. Ano po, yun yung mga magsisilbing BEIs po natin sa 2022 elections, sila ho ba ay dapat na lahat bakunado na, fully vaccinated na bago magsilbi sa halalan? Yan po ang pinag-uusapan natin with DepEd ngayon, ano, kasi may budget considerations dyan, and naghahanda na po kami ngayon para sa budget proposal natin sa Kongreso. Pero definitely, isa yan sa mga gusto natin mangyari, na lahat ng mga teacher ay bakunado bago sila mag-serve. Opo, at ang filing ng COC ay wala pa rin pagbabago ng schedule? Wala pa rin po, October 1 to 8, and naipasa na yung ating rules para sa filing ng COC. So maybe in a day or two, may papublish na natin yan para makita na ng publiko kung ano yung expected nating sistema sa filing ng COC. Opo, ideally, ang sistema ho, hindi dapat magkasabay-sabay. Meron pang guidelines na bago para ho sa mga magpa-file ng COC? Baka kasi sabay-sabay sa day one or sa mga susunod na araw. Magkakaroon po ng guidelines patungkol dyan. In fact, yun nga yung naipasa na natin. At makikita natin kung paano ino-organize yung dating ng mga kandidato. Alright. Director James, maraming salamat po sa oras ninyo at makikipalita kami ulit habang papalapit po ang halalan 2022. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Thank you po. COMELEC spokesperson, Director James Jimenez.